mag-inquire na po sa SSS. And pwede bang palitan ng UMID ID ng mga postal ID? Ang sagot po ay hindi po talaga siya. Dahil ang tinatanggap po ng ating agency, ang requirements po talaga natin is UMID ID. It's me again, Camille, and welcome back to my channel. So, alam nyo ngayon, ang pag-uusapan natin is about UMID ID. Okay? Para sa mga nagtatanong na mga wala pang UMID ID, ano po ba ang kailangan kong gawin? Or, ano po bang ID ang pwede kung walang UMID ID? Kasi may natatanggap din tayo na pwede ba ang postal ID, ang ibang ID, kapalit ng UMID ID? So, ayan po yung ating mga natatanggap ng question. Alam nyo guys, minsan sumama kayo sa ating live. Minsan nag-live po kasi ako pag rest day ko. 7 PM po yan. Pag ganun, nag-i-inform po ako sa page ko na Camille Taiwan. So kung ano po, i-like nyo yung, ano natin, yung page natin na Camille Taiwan. Bago lang naman po yung mga yan na ano, na ginawa ko yung page natin. O kaya mag-message kayo sa akin sa Camille Paraero para ma-inform ko kayo kung kailan ang live natin. So usually 7 yan ng gabi. Alam niyo kung bakit? Kasi doon marami po tayong natututunan sa ating mga nagpa-process na sa Taiwan. Kasi pag sa live, nandun po yung mga nasa nagteteko na, yung nandun din po yung mga nasa process pa lang, nandun din po nakakausap po natin or nag-chat po yung mga yon during live, yung mga mag-a-apply pa lang, may mga question. Tapos natutulungan po sila ng mga kababayan natin na nasa proseso na, nasa teko na, yung mga natatapos na sa step. So minsan sumama po kayo sa akin ha, sumama po kayo sa amin. Para kung may question kayo, matulungan po nila kayo yung mga nasa process na dyan sa Taiwan, ay sa Pilipinas, papunta dito sa Taiwan. So makakatulong din po yon sa inyo kasi at least magkakaroon kayo ng idea. Ano yung na-share nila ng last time? Alam niyo guys, na-share lang din naman to sa akin ng ating mga viewers na kasama sa live natin. Sila, marami sila eh. Sila Sir Jerome, sila Sir Dario, sila Sir Rix, at yung mga iba pang mga nagbibigay ng information dyan sa ating live. Alam niyo, na-share nila na sa mga ano po, sa mga wala pang UMID ID na nag-apply na noong 2019, ay pwede kang kumuha ng UMID certificate kung saan branch ka nag-apply noon. So kung 2019 nag-apply ka na ng UMID ID tas until na wala pa po yung UMID mo, pwede kang pumunta dun sa pinakamalapit na branch at magtanong ka kung pwede ka nang kumuha ng UMID certificate. Tapos ang sabi sa akin ng isa nating viewer, si Sir Rix Atayon, si Sir, tama po ba? Basta marami kasi nagko-comment dyan. Ang sabi po nila sa akin na pwedeng kumuha ng UMID certificate yung nag-apply sa SSS noong 2019. Tapos hanggang ano daw yun, 2020 ng mga March. Yan. Pero kung halimbawa, kakakuha nyo lang or ano, pwede naman po kayong mag-inquire sa SSS kung paano po ba dapat gawin, kung pwede bang kumuha ng UMID certificate. Bakit? May mga agency daw po sa Pilipinas, according to our viewers, na tumatanggap po ng UMID certificate. So, ayan guys ha, may mga agency, katulad nung live namin, nasabi nila na ang JS Contractor ay tumatanggap din ng UMID certificate at ang Filsino. So, ayan. So, pag ano, pwede din nating i-check yung mga agency ha, pwede po tayong magtanong sa mga agency kung pwede na yung UMID certificate kasi may mga agency daw po na tumatanggap niyan. So, ngayon, ang gawin mo, pumunta ka sa kung saan ka nag-apply ng UMID ID mo before, kung wala, kung ang ID mo lang naman ang wala, pero nag-apply ka na before, kunin mo na yan ha. Try mong pumunta sa pinakamalapit or kung saan ka nag-apply ng UMID ID mo before at itanong kung pwede kang kumuha ng UMID certificate. Okay? Para at least makapag-apply ka na papunta sa Taiwan. So ngayon, kung hindi ka pa nag-process, hindi ka pa nag-apply ng UMID ID kahit noon pa, pumunta po sa SSS kung ano po dapat gawin. Kung nagre-release din po ba sila ng UMID certificate kung bago ka pa lang. Kasi may mga ganun eh, meron silang sinasabi na hindi sila na-releasean kasi wala daw po silang, ano ba yun? Basta may nag-chat sa akin na hindi siya na-bigyan ng UMID certificate kasi mag-a-apply pa lang siya. Pero yun nga yung sabi ko sa inyo, pwede naman po kayo mag-inquire sa mga SSS natin na malapit sa inyo kung ano ba ang dapat gawin. So, yun lang naman na-share nila sa akin kasi yung iba nating mga viewer ay nakakuha po ng UMID certificate. That day lang din naman daw po yun. Noong time na yun, ipaprocess na daw po yun. Pero yun nga, sila ay nag-apply na kasi noong 2019.
Tapos sabi ni Sir Rix, kung nakakalimutan ko kasi mga pangalan, sorry ha. Pero alam ko naman po na viewers ko kayo, sorry kung iba yung nabanggit ko ng name. Ang sabi po nila sa akin ay nakakuha po sila ng UMID certificate. Okay, UMID certificate. Okay, 2019 daw kasi sila and 2020 nakakuha po sila. Okay, kung wala ka nun, mag-inquire na po sa SSS. And pwede bang palitan ng UMID ID ng mga postal ID? Ang sagot po ay hindi po talaga siya. Dahil ang tinatanggap po ng ating agency, ang requirements po talaga natin is UMID ID or UMID certificate po para sa iba. Yan, may tumatanggap na daw kasi niyan. So, ayan. Yan lang naman yung mag... Yan lang naman na-share ko sa inyo kasi maraming nagtatanong about sa UMID ID. So, kung may problem din kayo sa voter's ID, kailangan po yung voter certificate natin ay meron na. Kailangan tama po yung mga spelling according to Sir Jerome at kay Sir Daryl or Sir, ayan, yung mga nanonood sa atin, is sabi po niya, sabi po nila is kailangan tama yung mga spelling, syempre, kasi mga 3 months yan bago po makuha ulit or makakuha ulit. Okay? Para bago mabago. So, kailangan tama po yung mga spelling po niyan, ha? Sa ating voter's certificate. Okay? Kung wala kayong voter's ID, yan talaga. Kailangan asikasuhin niyo na po yung mga yan, ha? Yung mga requirements natin sa pag-apply. Okay? Yan lang naman po yung ating ano ngayon. May share ko sa inyo konting information lang about sa UMID ID and voter's certificate, voter's ID. So, kailangan asikasuhin mo yan kasi isa po talaga yan sa mga kailangan ng ating agency. Okay? Tapos, to follow naman po yung iba. Importante, may passport ka, UMID ID, UMID certificate, mga voters ID natin, POS certificate with QR code ba? Tawag nila dyan. And, syempre, kailangan po yung iba pang requirements. Katulad ng mga school credentials and ano natin, atag doon? Mga birth certificate, yung mga ganun. Okay? So, ayan lang po. Maraming pong salamat sa panonood nyo sa akin. Sana nagkakaroon kayo ng idea kung paano po ang application ngayon dito sa channel ko. Maraming pong salamat. Until our next video, guys. See you!